Kabilang sa mga posibleng maging sanhi ng fish kill, ang sobrang daming dumi ng mga isda na naiipon sa mga palaisdaan. Kaya naman sa Pangasinan, minamadali ang paglilinis sa mga fish pond. Pinag-aaralan ding gawing biogas ang dumi ng mga bangus. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy ng GMA Dagupan. Mababaw na ang level ng tubig sa palaisdaan ni Mang Serafin dahil sa init ng panahon. Kontrolado ng pagpapakain ng mga pinaparami niyang bangus para hindi mangamatay ang mga ito. Bukod sa mainit na panahon, posible ring magdulot ng fish kill ang dumaraming dumi ng mga isda na naiipon sa ilalim ng tubig. Bago harvest yung bangus namin, obligado yung palaisdaan, lilinisan namin yan. Inalis namin yung tahi nila sa ilalim ng palaisdaan. Kaya naman ngayong mainit ang panahon, pinaiigti ang paglilinis sa dumi ng mga isda. Ang duming ito, hindi lang daw basta itatapon dahil ginagawa itong fertilizer. At ngayon, pinag-aaralan na ng isang Italian company ang pag-generate ng biogas mula sa dumi ng mga bangus. Kung pwedeng gamitin ang tahi ng manok sa renewable energy like biogas, baka pwede rin yung tahi ng bangus. Kung magiging matugumpay ang proyekto, makatutulong daw ito para malinis na maging ibang daluyan ng tubig sa Pangasinan, kabilang na ang Kakiputan Channel, dahil dito maiiwasan na raw ang fish kill. Yung pinanggalingan niya ay makaka-recover, mas mabilis ang recovery niya kesa yung papabayaan lang doon. Paalala ng BFAR, isa lang ang pagtatanggal sa dumi ng mga isda sa mga paraan para maiwasan ang fish kill. Pinakamainam pa rin daw ang pagbaklas sa mga illegal na fish pen at fish cages, lalo na sa Kakiputan Channel. Nagiging sanhi kasi ito ng pagbaba ng dissolved oxygen sa tubig. Joan Punsoy, nagbabalita, Pilipinas.